Order muna tayo. Anong gusto mo? Pochari. Oh, ito yung mga andito menu. Ay, ito nga pala. Alam ko na pala yung paborito mo, pochari. Nagpa-adjust ka na ba? Nang nararamdaman sa akin. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-jomkar. It's me, Darlene Vlog. So mga kalingap, bago natin simulan ang reaction ng episode 54 ng Jomkar, i-shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang dahil siya ang ama founder ng Kalingap. At siyempre si Ate Edna ang kanyang may bahay, si Kalingap Prab at ang presidente ng Karipa si Sir Berador, si Kuya Noli na taga-Karipa rin at Kalingap Warrior, siyempre si Oreta TV ang ating kapwa actors at si Kalingap Jomar. Na tayo, na-surprise si Kalingap Jomar dahil dumating si Carla. Hindi niya inaasahan na si Carla pala ang kanyang bisita dahil ang alam niya, ang pagkakalam niya ay si Kalingap Rob ang darating with the key boy style. Meron silang shoot ng episode 54. Nung buksan yung pinto, na-shock siya dahil si Carla ang dumating kasama si Ato. Nakakalimutan ko si Ato, si Juan TV Vlog. So yun nga, pumasok sila sa kanyang kwarto at hindi mapakali si Jomar dahil siyempre na-surprise siya na si Carla ay bumisita ulit ng kanyang apartment. Natataranta na si Jomar dahil dumating si Carla. Bumisita si Carla pala dahil ang pagkakalam niya ay siyempre may sakit si Jomar at gusto niya bisitahin. At na-surprise si Jomar bakit nandito si Carla. Akala niya nag-PE daw kasi yung attire ni Carla ay parang galing sa school. Pero sabi ni Carla walang pasok dahil naglindol at kung ano nang pinukumpuni ni Jomar. Sabi niya walang may hugasan pa daw, hindi nakapag-ayos dahil na-surprise siya na dumating si Carla. Yan, kung saan-saan na napapakamot si Jomar pag natitensya siya dahil makalat daw ang bahay niya. May dalang prutas si Carla at sabi nga ni Jomar na tamang-tama dahil iisa lang ang prutas na natitira. At sabi niya nga, bakit nandito kayo ato? Parang tanong lang siya ng tanong dahil nga na-surprise siya na dumating si Carla. Natin-natin si Jomar. Lagi napapatanong, so, bakit andito ka? At sabi ni Carla, parang hindi ka naman masaya andito ako. At siyempre, masaya ako sa pinya ni Kalina Jomar dahil yun nga nakakagulat na andito ka. Hindi siya kasi handa na dahil natitin siya yung center table ang naupuan niya. At po tinapansin, ay hindi pala ito upuan dahil mabigat siya. At kinuha niya yung plastic na yun dapat ang upuan. Yun nga, na-suspended ang klase nila Carla dahil naglindol, kaya isa rin na nagkaroon siya ng vacant time para bisitahin si Jomar. At yun nga, pag yun nga tuloy-tuloy yung usapan nila, napuna pala ni Carla na si Jomar ay pumayat. At na-surprise si Jomar, sabi niya, at pumayat pa ako? At yun nga, binalik din niya ang kanyang salita, ang word ni Carla na ikaw rin, pumayat nga rin eh. So, yun nga, napaka-cute nila dahil napapansin nila, napupunan nila ang bawat isa kung ano ang bago, kung anong panibago sa kanilang anyo pag sila ay nagkita ulit. Yun nga, na-suspended ang klase nila Carla dahil naglindol, kaya isa rin na nagkaroon siya ng vacant time para bisitahin si Jomar. At yun nga, pag yun nga tuloy-tuloy yung usapan nila, napuna pala ni Carla na si Jomar ay pumayat. At na-surprise si Jomar, sabi niya, at pumayat pa ako? At yun nga, binalik din niya ang kanyang salita, ang word ni Carla na ikaw rin, pumayat nga rin eh. So yun nga, napaka-cute nila dahil napapansin nila, napupunan nila ang bawat isa kung ano ang bago, kung anong panibago sa kanilang anyo pag sila ay nagkita ulit. Habang sila ay nag-uusap, biglang napaisip si Carla, saan ang kwarto mo po? At tumayo bigla si Jomar na, ha? Parang siya na-surprise lalo dahil hindi siya handa sa pinagagawa ni Carla. Binuksan ang pinto, nakita ni Carla ang room, kwarto ni si Lid ni
Jomar. At yun nga sabi ni Jomar, nakita mo yung ating mga babies, ang Jomgirl staff. So, parang nakakatuwa. Isa rin ako natuwa dahil nakita ko doon ang aking gawa, yung 3D bunny. Nakita niyo yung blue na may Jom. Ako ang gumawa nun. So, napaka-cute, nakakataba ng puso din. Nakikita mo yung bigay mo sa Jomgirl na inaalagaan nila, kinikip nila. Tinawag ko siya na TD Bunny dahil yun nga, yung legs niya mataba, para siyang TD, tapos yung olo niya ay bunny, kaya tinawag ko siya na TD Bunny. Galing yan sa Jomgirl Fans for Life at saka Solid Jomar supporters. Ako lang gumawa, pero lahat kami ay may-ari dyan. Yun, in-introduce ni Jomar ang kanyang mga babies, ang mga bunny, ang mga titties. So, yun, pumapasok si Carla. Hindi niya napigilan si Carla. Talagang pumasok at tumingin si Carla paligid-ligid. At sabi ni Jomar na kung may time ka, pwede kang bumalik dito para magpahinga. Akala ko nga sasabihin niya na kung may time ka, pwede ka bumalik dito para mag-ayos. Iba talaga na sa napapaisip ko minsan-minsan. Napaka-advance na ang iniisip ko. Pero yun nga, nakita ni Carl ang loob ng kwarto ni Jomar. Palang napalingon siya at sabi niya, ang kalat. ayan na si baby Carla. Ang kalat daw ng silid ni Jomar. Hindi ka ba nag-ayos dito? Nagsimula na siya kumuha ng mga bagay-bagay para tupiin, para ligpitin. Pero sabi ni Jomar, wag yan. Tingnan po natin. Nakakatuwa dahil nga po, minsan napapaisip ako na ala niya nang lumipat ng bahay si Carla na habang nagliligpit ng mga gamit niya. Ang bilis ng kamay ni Jomar na tulungan na kita nung buksan ng drawbox. Iba ang nahila niya. So, ang naisip ko nito, paano kaya kung may nakita din si Carla ng bagay na yun nga, underwear. Tapos, papakita niya, tatakbo at habulin siya ni Jomar. So, di ba po, nakakatuwa yun at nakakakilig. So, iwan ko kung ikakat ba ni Kalina Prab kung nga natatawa ko. Iwan ko ba kung ikakat ba ni Kalina Prab ang bagay na yun, ang vlog na yun, kung ginawa ni Carlos. Pero siguro, wala nakita yun nga. Dahil wala sa vlog. So, siguro walang nakita si Carla ng mga bagay na yun. Ang napuna lang ni Carla yung mga damit, kung ano-ano, nasa ibabaw ng tubulik ni Jomar. Mayan, sabi ni Carla, ang dami namang labahan mo, sabi ni Jomar. Hindi yan labahan, talagang ano yan, mga damit dyan, marami pa daw sa loob ng parador cabinet ang mga tutupin. Alam natin, ito si Jomar ay busy, nagcha-charity, minsan meron siyang keyboard submission, minsan umuwi sa Naga. So, minsan siguro, nakakaligtaan niya mag-ayos ng bed niya. At yun nga, mabuti yung din nagpaalam si Carla. Kasi kung nagpaalam si Carla, darating, baka magligpit si Jomar. Baka mamaya, mag-ano siya, ma-floor wax. Natatawa ako dito. So, maganda yun. Talagang surprise na surprise si Jomar. Kaya ikaw, Jomar, maglinis ka lagi. Baka may part 3 na papasok dyan si Carla. Dahil alam natin na pangalawang business niya pumunta dyan. Pangalawa yung pinalabas mo siya. Yung unang visit ni Carla sa bahay mo, yung pinalabas mo siya. Ano, hindi mo pala siya pinalabas. Binuksan mo yung pinto at nova si Carla. Ito ang pangalawa. Nag-grade siya. Nagkayo. So, pangatlo, kailangan Jomar, maglinis ka na, mag-floor wax ka na. Dahil sigurado ako, may pangatlong surprise visit si Carla. At yan nga, nagligpit, sabi nga ni Jomar, ang mga ano yan, mga padala yan, mga parcel yan na ihahatid ko sa bahay mo. Kaya nga, double dig ang binili ko kasi para lagyan ng mga kalat. Ay, hindi pala, sabi niya, mga gamit. So, ito talaga si Jomar. Minsan nadudulas. Oh, Jomar. Hindi na naig yung free hand ni Carla na ligpitin ang kwarto ni Jomar. Yun, napumunta sila sa sala na sabi ni Jomar na pwede tayo lumabas. Sabi ni Carla, ikaw na bahala. At pinipilit naman na ano, in-offer na naman ni Jomar na pwede dito lang tayo. Pwede natin balisin si Ato. Alam natin nagbibiro siya, pero sabi ni Carla, ikaw bahala. Pero alis na lang tayo, baka nung gawin mo sa akin. Alam natin na ito ay biro rin ni Carla. So, yun nga, lumabas sila. Pumunta sila sa isang special na lugar, place na
yun ay ang Liham Cafe na matagal na nilang plano na puntahan, matagal na natin hintay na baka ngayon o kailan. So ito, dumating ng panahon na sila ay bibisita sa Liham Cafe na kukunin na nila yung sulat Liham ni Jomar for Carla. So dito, dumating na sila sa cafe, Liham Cafe, at yun nga, sabi ni Jomar na hanapin mo dyan yung Liham. Nag-order siya, kasi sabi ni Jomar na order mo na tayo bago natin basahin yung Liham. At habang umorder si Jomar, nakita ni Carla yung Liham kung saan nakalagay dahil tinuro niya. At yun nga, kinuha ni Jomar at sinimulan niyang basahin ng Dear Baby Carla. Ilang bilis siya nagsabi ng Baby Carla, pero si Carla ay natatawa dahil sabi niya hindi naman ganoon ang pagbasa, pero nag-i-ensi si Jomar na simple lalagyan ng feelings at emotion ang Liham paano niya i-deliver kay Carla sa harap niya. So yun na, binasa niya. Alam po na din na sabi ni Jomar na ang Liham na yan ay hindi masyado ano ba yun, yung masyado kilig dahil yung time na yun ay magkaibigan lang sila, crush pa lang ni Jomar si Carla, nagsisimula pa lang ang love team nila. So ang laman ng Liham ay mga best wishes lang, wishes for Carla sa kanyang pag-aaral, sa bahay, at kung ano pa yung para sa future ni Carla. So parang walang nabanggit pa doon about sa love team nila dahil alam natin na sila pa ay nagsisimula. So, pagkatapos basahin ni Jomar ang Liham, sabi ni Carla na parang gusto ko rin gumawa. At sabi ni Jomar, sige, bayaran muna natin. Kumuha sila ng papel, kumuha ng papel at sobre si Jomar, at nagsimula na si Carla magsulat. At ito si Jomar ay silip ng silip, gusto niya daw basahin para sa akin, ba talaga yan, ba't ang tagal. At makikita natin sa mukha ni Carla kung gaano siya ka-inspired, nag-iisip siya. Siguro kung isipin natin ay ang mga laman ng Liham ay baka nandiyan na si Jomar, dahil alam natin na si Carla ay may mga special messages din siya kay Jomar nung Thanksgiving ng bahay nila. So sa palagay ko, itong sulat na ito, ang Liham na ito ay may rounding message for Jomar. At yun nga, kilig na kilig si Jomar abang naghahantay. Sabi niya, sa akin ba talaga yan, o sa iba, o sa family mo? So ito man, napaka-cute na ito si Jomar, talagang pelyo at makulit. Ito sa video, makita niyo kung gaano sila maghawa kamay. Tinuruan siya ni Jomar kung paano i-close, paano i-seld. Yun na, kung yung instruction na paano i-seld. At yung ipatulan ni Carla doon sa taas, gusto niya ilagay, inhanap niya yung birthday niya, kailan niya babalikan. Dahil tinanong siya ni Jomar na kailan mo babalikan, sabi niya, sa birthday ko. So yun na, ito naman ang abangan natin. So sabi ni Carla, ikaw na maglagay. Pero sabi ni Jomar na mas romantic yung ikaw maglagay, kaya dahil hindi maabot ni Carla, inurog niya, ni-move niya yung upuan para pumatong si Carla, at siyempre naabot niya ang sulat doon sa box kung saan ilalagay ang sobre sa birthday, sa araw ng birthday. So ito nga, yung mga kajumkal, abangan na naman na natin. Ito naman ang abangan natin sa darating na birthday ni Carla, kung ano ang laman ng Liham. So alam natin na siguro kilig ito dahil sa sulat Liham ni Jomar na simple thought lang, dahil yun nga, nagsisimula ba lang sila. So parang sigurado ako sa laman ng Liham na ito, mayroong messages for Jomar. So ito mga kajumkal, abangan natin. So i-keep muna natin ang mga kilig dyan at mga wishes dyan. Mga ka-Jomkal, ito po nagtatapos ang ating reactions for today. Pwede kayong mag-comment kung ano yung mga iniisip ninyo na laman ng Liham ni Carla. Walang nega, walang bashing, lahat ay positive lamang. Pwede joke, pero walang mga bad words. So please comment, ano yung naiisip ninyo na laman ng Liham, okay? So please, thank you for watching us. Thank you guys, mga ka-Jomkal, sa panonood. Tuloy-tuloy lang, paki-like ang ating video, thumbs down. Siyempre, paki-share sa inyong mga friends, sa messenger, sa mga groups. At hindi pa nakasubscribe dyan, paki-subscribe naman. Thank you, at click ang notifications para pag bumalik na ang ating AdSense ay magkaroon na naman tayo ng dollar. So, thank you so much sa lahat na nanonood dyan.
sa mga lahat ng mga Pilipino, mga OFW sa ibang bansa. Thank you so much sa suporta, sa paniniwala, sa pag-support ng mga Jumpcar, mga video natin. So, please, tuloy-tuloy lang pagmamaraton ng mga video ni Kalinga Prab. Isali rin ang mga video ni Kuya Val Santos Matuwang, gaya ng pagmamaraton niyo sa mga video ni Kalinga Chumar. Tuloy-tuloy lang po sa mga ka-addict sa Jumpcar dyan, ka-marathonians, ka-zombie, ka-tikbalang, nagpupuyat, dahil puyat na puyat, mga team baliw sa Jumpcar Fans for Life, mga baliw, mga loke-loke, solid Jumpcar supporters, hello, kumusta kayo dyan? Love-love lang tayo sa mga lahat ng mga ka-Jumpcar dyan, spread love, no hate. So, thank you for watching, spread love, no hate, no bad words. So, see you in my next vlog. God bless! Bye! Yeah. Keep smiling!